text ni Yasuo na sobrang ganda ng pinakitang performance kahapon. TNC again with their lineup, sobrang confident nila to the point na alam na nila yung magiging takbo. Natalia! Gold lane Sicilian. And they are Rome! Sicilian! Wow! Okay, Esson dito. Esson Sicilian. Kakaiba to ah. Pero kasi interchangeable naman talaga kasi si ano eh. Mm-hmm. Yung ginagawa nila Haji tsaka ni Venus dati, interchangeable naman talaga kung sino yung mag-roam sa kanila. Baka roam Nata. So, this is a roam Nata. Kasi I don't see the reason why Nata na mag-i-stay siya dun sa may lane. Just to get to level 4 tapos siya kasi iikot. So, that is going to be something na you have to take into consideration. But at the same time, Oheb Joe. Alam mo, this is not to discount the Natalia pick, pero it's hard to play it against the Joy, especially kapag nag-level 4 na si Joy dito. Kasi ang gagawin lang ni Bentings, didikita niya yung mga potential targets ni Haji, and kapag nakita niya yung Natalia, split second lang, unstoppable force, lalabas ka sa ulti. Mapapagamit ka kagad ng ultimate for the Natalia. Oo, yun yung mahirap. And knowing with the smart missiles, di ba? Pwede mong pag-check mo yun eh. Eh yung Natalia, madalas lang doon dumadaan. Yeah. So parang hirap pagganahin ng lineup ng Blacklist International. Pero nakikita mo pa rin naman eh. They have their late game. Andyan yung comfort pick ni Kevier. And now, TNC. Ganun pa rin yung style na ipapakita nila. They have the same lineup. Similar strategy ang pwede nilang pagganahin. Similar strategies, yes. And sabihin na lang natin na kapag ka napansin mo yung pinaka-lineup dito, this is something na hindi usually ginagawa ni ginagawa ng Blacklist International as a whole. Mm. Ito bago talaga to. Two assassins? Yeah, bagong-bago talaga to. Pero the good thing that is going the good thing going for Blacklist right now is that they have so many sources of damage outputs. Ito si Bentings kagad natutunaw. He tried to go for the contest on the orange buff. Na pareha 3 si Link. No po si Bentings dito, masyadong malalim ata yung pinagpwestuhan niya. Kivier and Haji. Hinahanap na si Yasuo dito, and that is going to be the trend para dito kay Kivier at kay Haji. Talagang kailangan nila bantayan dito kung ano yung pwede mangyari kay Yasuo. Yun yung isa mga problema na kailangan niyang bantayan dahil nga ang daming pwedeng dumayo sa kanya, Santi. Pero napansin na rin natin eh, yung TNC, sanay na sa ganito na si Yasuo yung laging kumbaga pinagtutulungan. Mm. Laging dalawa yung katapat niya, lagi siyang binibisita, pero nagagawa niya pa rin ang paraan na yung TNC alam na rin yung magiging sagot. Kaya si Bentings aalalay na rin kay Yasuo. Pero napansin natin kanina, napalalim nga si Bentings on that invade. Gusto niyang pilitin na mag-retree itong si Kevier, pero nakikita natin yung ikot niya yun eh. Halos pantay lang, pero mukhang pwede na mag-initiate si Kevier onto the bottom lane. Mm-hmm. Haji spotting out na merong Joehead doon sa may gilid, and talagang, well, nakikita niya naman yan si Edward yung nasa gold lane. Walang purple buff filling ah. Nakipagpalit nga siya dito eh, pero Kram and the others, si Oheb, tinutulungan siya ni Kivier, and si Kram dito ay talagang napapalaban kasi alam niyang nasa kanya dito yung advantage in terms of securing yung kanyang farm dito sa may lane. Kaya talagang ang gagawin niya lang automatically is to just zone out etong si Oheb from getting his gold and his XP. Turtle will go to the side of TNC. This is good adjustment from TNC. Sinipa ni Oheb si Kram. Actually, I think it's gonna be the death of the Chu here. Makakatakbo ba? Ayun, nakatakbo naman. And makakatakbo. Just in time. Para maalalayan siya ni Haji at Yeson. Ang ganda ng adjustment ha. Kasi yung Diroth, kailangan mong iwasan talaga yan if you're the Esmeralda. So nagpalit talaga ng lane. Nag-swap si Kram and Yasuo. And Yasuo was forced to deal with the Diroth. It's not a bad matchup for TNC. Mm-hmm. At meron ditong nangyayari sa skirmish. Blacklist International, SDCYC, nahuli niya si Haji. Edward might be next. Tingnan natin dito. Kivier, kaya ba tumalon? Papunta dun sana kay Bentings, pero hindi niya naitutuloy. Mas may priority para sa kanya ngayon yung purple buff. Alam niya rin delikado if ever tatalunan niya yun eh. That is Bentings on the level 4. Pwede siyang mag-ejector smart missiles pa rin dito and possible pang mabalik. My goodness! Ninakaw! Grabe yung ikutan ni Escalera dito. And it only took one kick. Escalera Valentina. Grabe! Kinobya yung Chu. Inambahan si Ling.
Hindi yung tune nila. Yung tune ng yung kalaban. Ito nga yun eh. Kaya, napag-usapan natin kanina, TNC, meron silang chew talaga. Oo. Di ba? Sabi niya, oh, ito chew. Ito chew. Nakawin natin. Ginulit niya si Kivir kasi lumapit eh. Akala ni Kivir, walang hawak na ulti. Ulti. Paggamit ng second skill, bigla nagpalit. Sinipa bigla yung Ling. So nagulat din talaga si Kivir, and this is the second time na mawawalan siya ng purple buff. Look at the level gap between Kivir and SDZYC. That is why you don't give the Valentina kasi may element of surprise eh. Hindi mo alam kung anong ultimate yung ginaya niya mula doon sa team nyo, and yun yung risk. And eto na, may sipa pang nangyari at si Escalera sumipa pa ng isang Ling bago siya tumumpa. Ganun talaga, kailangan mo lumaban eh. And this is the power of the Valentina. First time na makikita natin siya sa isang MPL PH game for Season 9. And it looks like napaka-disruptive niya. Mm-hmm. Nakakagulo siya doon sa lineup ng kalaban dahil isipin mo na nga yung mga ulti ng kampi mo, mm-hmm, or mga kalaban mo, isipin mo pa yung mga kampi ng ulti mo mismo. Oo, parang ulti ng kampi mo mismo. May possibility pa, di ba, na maguluhan ka. Na ano ba to? Ulti ba to ng kakampi ko o ulti ng kalaban? Kasi yun yung threat eh. Minsan, baka magulat ka, mag-Tempest of Blades ang expected mo. Uy, amin to. Yun pala, mananakap ka na. Pero alam mo, Santi, looking at it, kailangan din nila dito bantayan kung ano yung mga ultimates na nakukuha sa kanila. Right now, ang pinaka-main tutok ni Escalera is 100%. Ooh. Ito si Cho, pero si Haji dito gusto pa lumaban, and kailangan ni Haji dito talaga na mahuli si SD with a silence. Kailangan niya matamaan ng dalawang atake. Doon sa may baba, si Edward dito nahuli. And Kivir, tignan natin kung paano nila gagawin to. That is going to be a flicker spent para kay Bentings Yasuo. Eh, todo alalay sa kanya ngayon yung mga teammates niya. Oo, laging sumasama itong si Bentings. Hindi niya na pinapabayaan dahil pansin niya rin na yung ikot ng blacklist laging pumupunta nga doon sa kabila. Pero ang sakit na dito ni SDZYZ. Possible sila mag-push, pero delix din. Oo. And Kivir. Gusto niya talaga kunin yung kill na to. Escalera going down. Si Kram masyado makunat. Kaya ba't tumakbo ni Haji? Hindi na makakatakbo si Haji. Pero ang ginawa niya is pinunta niya sa ibang side yung sarili niya para hindi na maging dalawa yung casualty pa noong panahon na yun. Sinave niya na rin eh. Actually, that was a good trade for TNC. 2-4-1 yun. Lamang pa rin sila even though si Escalera yung parang nagiging sacrifice para doon. Edward! The flicker charge of the ultimate! Wow, Edward! Kagabi nakita natin, yesterday, nakita natin na naka-petrify. Ngayon naman, naka-flicker! Ito na yung sagot kanina midnight na sinasabi ko. Predicted! Will this be a flicker or a petrify? And sinagot tayo ng flicker, and napakalinis nung ultimate na yon. Alam na alam niyong timing eh kung kailan bibitawan. Sabi niya, hindi pwedeng mag-misto. Kailangan ko i-guarantee. Mm-hmm. And sabay sila halos nag-flicker Haji? Ni Yasuo. And blacklist. Haji, pwede nga mahuli si Yasuo. Uy! And medyo nag-hesitate doon si Haji into getting that kill. Pero si Oheb may nasipaan. Oh, sinipa din! Panatasipaan sila! Kaso mas masakit yung kanya! Oh my goodness! Sakto yung dalawang sipa. Parang ito yung ito yung kaklase yung sinipa. Siyempre gaganti ako. Nagsipaan yung dalawa. Dapat may bawi. Dapat may bawi. Pilipino eh. May bawi. Siyempre pag Pilipino, di papatalo. Ito yung literal na pangyari na an eye for an eye. Oo. Kapag ka ikaw, sinipa ka ng joke. Sipain mo din. Huwag ka papatalo. Oh, alam mo yung tipong, ang ganda niya. Hindi, Lods, mas maganda ka. Huwag ka papatalo. Ganun yung nangyari doon. Ang nakakatakot dito, Brother Santi, nung sinipa niya yung OFC Escalera, tinesting niya, sabi niya, okay, di sapat damage ko, happy HP. Sinipa siya, naramdaman niya, mas masakit. Ba't ganun? May damage si Escalera kumpara sa kanya. Siya yung original, pero siya pa yung mas nasaktan. Do you remember that yung values in terms of damage output and yung parameters ng isang Valentina stolen ulti ay iba? Yeah. Yung conversion ng physical to magic, kahit anong skill copyin niya, mas masakit kesa sa original. Kasi yung natural build up ni yung natural build up ni Valentina dito, mas mataas kasi lagi level niya eh. If you try to fight against the Valentina, even if it's a skirmish, tumataas lalo yung XP niya. Now Oheb is running for his life. And Haji trying to get away. Sinusubukan niya sanang kahit papaano ay makaalis doon sa kamay ni Escalera, pero kakailanganin niya yung invisibility to do that.
he will just get that and he will go away. Nakikita na natin yung disiplina ni Kevier on the objectives. Nakita nyo naman, nakabasag sila dito ng Torres sa mid lane pero agad-agad na sumagot si Yasuo. Hindi rin siya papayag na wala yung kapalit and napakasakit. Ang bilis mag-clear ng TNC. Again, they are still in control of the map pero alam na ng Blacklist ngayon, mas nakakasabay na sila. Haji, nahuli ng Unstoppable Force pero hindi enough yun Binalikan. Para mabalik sa kanila ni Benting yung Natalia. Kevier, great setup. Umalis na lang siya dito bigla. And STCYZ, ano yung nakopya ni Escalera? That's going to be the show. And Kram, nandun sa Falling Star Moon sa may pinakalikod. Tingnan natin dito kung papasok ba sila. Damage output. At sakit na rin ni Eson dito. Ah. Kung makapansinin mo yung damage output na nagawa niya kay Kram, that is not something na makikita mo or that is not something na na-deal na ng isang member ng Blacklist International doon sa Esmeralda na yun. Ang napapansin ko kasi dito for Blacklist, gusto lang talaga nilang patagalin yung laro eh. Gusto nilang gamitin yung si Cillian ni Eson, tapos kukuha lang ng mga tore itong si Kevier while Haji ikot lang sa mapa. Bigay ng info, spot ng mga members para mas alam ni Kevier kung saan siya pupunta, saan siya magbabasag ng tore, saan siya mag-aagaw dito ng buff. Pero yung TNC, alam rin yung strategy eh. Haji, oy, nabaril. Nahuli siya ng dash ni Escalera and alam niya dito na kailangan niya talagang tumakbo. May exclamation mark. Alam ni Bentings, naamoy niya. Hinahanap nila, Bentings. Dadaan siya at nakita ni Yasuo na merong exclamation mark. Pero Haji, grabe naman yung TNC. Mabilis lang, nakupo. Spider sense. Nakupo si Haji. Si Haji, ano dito eh. Far from home eh. Oo, far from home. Bigla lang, umiiwas-iwas lang siya. And sakto yung mga galaw niya. Parang siya yung nasa mga spy movies. Na ayaw magpatama dun sa laser. Pero itong spy movies, tama ka nga dun. Santi, Kevier dito, trying to get away. Pero tignan natin kung paano nahuliin. Bentings dito, nahuli sa may pinakagitna. Kevier dito, dealing the damage. On to the side, nahuli na naman si Haji. At may nasipa si Escalera. Si Eson na naman ang pagtrapan. At sa may pinakalikod, Oheb. Nagkasipaan sila at nagwagi. At itong show, Kram, Oheb, nag-aabulan. Makakatakbo kaya si Oheb dito. May nasunpo, pero hindi enough yung kanyang dash para makatakas. Original ang nagwagi pero bumawi itong si Kram. That is a 3-4-2 trade. Again, TNC, sila na dito yung medyo nahihirapan pagdating sa mga ganong clash. Yeah. Kasi nahahanap na ng Blacklist yung pwesto nila eh. Unti-unti nang nakakapag-ipon ng stacks si Eson and nararamdaman na to ng TNC. With the Lord Take, TNC pwede lang gamitin to para makabasag ng outer turrets if magamit nila yung pag-freeze ng minions. Pero alam mo yung Blacklist eh, alam na rin nila kung ano yung magiging posisyon nila at saan sila mag-aabang. SDZYZ, nahuli siya ng Natalia. But still, hindi pa rin magko-commit doon si Haji. Alam niya kapag hindi niya na burst down yun agad-agad, that is going to be something na hindi niya matatakasan. My goodness, na-agaw pinagsabay. Nila dito. Naagaw nila dito. Kanina napunta. Kailan sila? Pinagsabay yung retry. Naka-SD. Nawala lang. Nawala. Pero andyan kay SD kanina. Kumulay. Pero Escalera dito, nahuli. And nagkatakbuhan na sila. The Lord is there onto the side of Blacklist International. It's on the side of TNC, if I'm not mistaken. And TNC, right now, talagang pinipwersa nila na mapabalik sa base tong kalaban eh. Oo. Grabe si ano ha, si Yasuo ha, may tutok. Ganda ng communication kanina. Ini-sniper yung purple buff, sabay retry. Sabay. As in, sabi, sniper, 3, 2, 1, retry. Paglapag tumbala, nag-retry agad. Kaya saktong-sakto eh. And SDZYZ stealing that purple buff is a huge advantage kasi naling to eh. Purple buff dependent itong assassin ni Kevier. Same with the Lancelot. Yeah. So paunahan lang talaga. Actually, dalawa. Pati yung si Cillian. Mm-hmm. Okay din sana na sa kanila mapunta yung purple buff. Now, it's on the side of TNC. Pero do take note, Blacklist International, it's the same situation on game number one. Although this time around, wala silang soak, pero the damage output, it's very, very high. You also have to comment Kevier, even if it is a hard game for him, he has died once only. Isang beses pa lang nahuhuli si Kevier. Doon sa last class, Flash, ang ganda ng usage ng Tempest of Blades eh. Reserved up until the last second that he needed to commit it. Now, looking at Blacklist International, eh, syempre sila naman yung tinutulak talaga, pinipressure ng side ng TNC. Makulat. Santi, if you would think about it, papansin mo ha, si Edward dito talagang ginagamit niya itong Dyroth. And all throughout, 4-0-3, right now, that is not a bad stat line. Yes. That is actually a good stat line. So kung ikaw dito, kung mapapansin mo, are there things na kailangan pang gawin ng Dyroth dito just to help his team? Kahit pa paano na
hindi naman na sinasabi ko na wala ginagawa si Edward. Mm-hmm. Meron pa ba siyang kailangan gawin na extra? Pero mamaya na pag-usapan. Oh, have dito. Try to get away. And the Chief Kundo won't help him. Nandun yung knock-up. Pero still, going back to my point, meron pa bang kailangan na gawin na extra si Edward dito? Mm-hmm. Kailangan pa ba ng extra sustain? Kailangan pa ba ng extra damage? Ano pang kailangan niya? Napapansin ko lang dito for Edward, kailangan niya lang talaga yung extra aggressiveness pa eh. Ang target niya kasi talaga dito would be Yasuo na never pang namamatay. Yun yung nagiging threat sa kanila eh. Yun yung pinakamasakit na nararamdaman dito ng side ng Blacklist International. Actually, hindi na si SDZYZ yung nagiging threat eh. Kasi nakikita mo naman kung gaano kabilis kumuha si Yasuo dito at tumulong doon sa Lord objective, and now this gives them an advantage. And take note, that is a Luminous Lord. So ito na yung humahampas. Yeah. Pwede na sila mag-freeze ng minions. Sabay-sabay sila ng pasok. And Blacklist, kailangan nilang mag-come up kung ano nga ba talaga ang magiging depensa nila. I think paunat lang din talaga on the side of Blacklist, especially Edward. Kasi nakikita natin, and this is very similar to how they played the Diroth on game number 2 yesterday, no? Si Kivir is Pacemaker. So yes, parang Galera nakahula dito ng Oheb. Yun na naman, favorite niya yan, you know? Oheb dito will go down. Grabe si Escalera, yung mga sipa niya dito. Yung mismong ninakawan, yung nagdudusa. Oh, and yun yung mahirap ngayon for Blacklist. Lugi na nga kayo, Luminous Lord pa, nabawasan pa kayo ng isang miyembro. So this will be a four-man defense habang si Kevier nakikita natin nag-extend pero mapipilitan siyang umuwi while TNC is knocking at your doorsteps. Yeah. Is this going to be another upset cram going in? Oh, is this? Tumukan niya lang pero si Haji dito, tinamaan ng Phantom Execution. One fourth ng HP niya, ang natira. Sakit. Oh my goodness. Ramdam na ramdam. Blacklist, they're melting to the firepower of ENC. Again, they have the damage output on Edward, pero look at the peel. Bentings, umaamba siya rito. Gusto niya makahanap ng ibabat mula sa base ng Blacklist. Second minion wave is gonna come up after 40 seconds. Galing pa lang sa base ng TNC, pero Blacklist, they're guaranteed to stay inside. Pero lalabas sila. Butters. Alam mo, nakikita ko ngayon kung paano babawiin ng Blacklist International to. It actually depends on them catching SDZYZ. Oh my goodness. Pati ito si Yasuo, pero SDZYZ trying to get back, trying to escape. Umatakas pa siya dito. Grabe ka na talaga. Edward, ang nahuli na Unstoppable Force. Pwede pa silang magkaroon ng extra deaths dito onto the side of Blacklist International if kakailanganin ng TNC na talaga lumaban dito. And Edward, ang pinakaharapan, Edward goes down. At meron pa bang isa? Si Aji, kinakat yung mid-wave. Galing naman dito ng disiplina for Blacklist International. Nagawa nilang i-target si SDZYZ. Kamuntikan silang ma-outplay, pero alam mo pa rin eh, na kayang-kaya ng TNC balikta rin yun. But now, Blacklist, kailangan nilang umuwi sa base muna at dumipensa. And yung TNC, nag-aalangan na rin kasi malapit na mag-spawn yung mismong Lord at yun na ang magiging susi nila para tapusin yung laban. Yeah, ang gandang heads up play mula kay Haji. If that minion wave in the mid lane wasn't cleared, it could have been the game here for Blacklist International kasi nakita niya na bubugbog yung mga kampi niya. If one hero falls down, kailangan cleared lahat ng papasok ng minion wave from TNC. So Haji literally bought time for Blacklist International and allows them to find more place on the map to get back against TNC. TNC, they just have to get this certain Lord na nandito ngayon, that 15-minute Lord, para matapos na itong laban na to. Blacklist International, kailangan nila i-deny itong Lord na to. Kram? The pressure is on and si Kram ito ay nahuli. And that is clearly an opening for the side of Blacklist International. Part kahit papano ay makontesto, pero habang nangyayari yung doon sa may taas, automatic nang nakaipit sa Blacklist International itong Lord na yun. Hindi na nila ibibigay yun sa kanila and TNC will secure that 100%. Uy! Ayaw pa win! Oh! Abot! Ulti? Meron pa Tempest of Blades pero ready na sila agad. Grabe naman dito yung TNC. Alam nila na kayang-kaya nilang habulin and now this is a 4v3 plus the Lord for TNC. Gusto nilang tapusin. Gusto nilang tapusin indeed and right now Oheb nakapag-respawn pa siya. It is a 4v4 yung nangyari doon sa may mapa kaya iniwan na dito ng side ng TNC at hindi nila ipipilit. Ang pinakamaganda magagawa nila dito is to just take
yung mga purple buff yeah. ng side ng Blacklist International para hindi rin magamit ng Ling. Nawala din kasi si SDZYZ. Masyado siyang lumalim doon. Kung buhay siguro si SDZYZ, possible tapos na. Yeah. Grabe din yung ano yun. Grabe din yung mindset ng Blacklist. Parang sige na ko nilay, Lord, patayin natin yung Lancer. Hindi niya expect na nandito tayo. And again, that buys more time for Blacklist International. Pero medyo masakit kasi you're playing in the late game without a purple buff on the Ling. So Kivir really has his hands tied here. And it's TNC making sure na si Kivir ipit talaga. Hindi nila pwedeng bigyan. But yung nagiging problema dito ng TNC would be Eson na ang bilis na lang mag-clear ng minions and ito yung oras na talaga magsha-shine ng isang Sicilian. Full item na and alam mo kung gaano kasakit to pero may nabato. Pero nakikita niyo naman Oheb. On the other hand, ay pinipilit niyan tumakbo considering that onto the side of TNC na hindi naman nila kailangan masyadong maghabol in the first place dahil nga sila yung nag-set ng tempo ngayon. Pero kasi ayaw mo din na may isang nag-split push eh, di ba Santi? Yun nga yung mahirap kasi kailangan mo talagang bigyan ng atensyon yung side lanes mo. Kailangan yung laging may umuwi. Kasi nga nandyan yung threat. Ubos na yung inhibitor turrets nyo. Anytime pwedeng mag-cut. Pero napansin ko kanina, Kevier on the top lane. Nag-clear siya ng minions doon kaya nabasag yung isang outer turret. Now, nasa base na! Pero nakikita mo naman dito yung laban nila. Edward dito trying to defend this base. But still, for the side of TNC, ladies and gentlemen, it's only one base away, the 2-0 doon sa ating World Champions of 2021 and TNC! My goodness, Butter Santi. 2-0, my goodness, TNC